Ibang klase talaga ang darna ng CCS. Gemma Galan sa gigil na gigil pumalo. Michelle Gumaba walang kupas. Malakas pa ang depensa. Pinahirapan ang kupunan ng Farm Fresh. At ito namang si Aliza Valdez, no, pinaglaro sa second set at nakita natin yung gigil at yung malalakas na spikes niya at talagang hindi masalo, no, or hindi ma-block ng kupunan ng Farm Fresh. Pinaglaro na rin po ni Coach Shern Meneses pagkatapos ng timeout itong kapatid ni Gemma Galanza na si Mape Galanza. Nakita natin yung mga set or yung set nga po ni Mape Galanza, fit na fit or swak na swak nga po sa mga spikers ng CCS. Kaylin Negrito, hindi lang basta-basta setter, may mga tusong tira din dito sa Farm Fresh na very unexpected. Well guys, narito na nga po ang laban or ikalimang laban ng Creamline Cool Smashers kontra naman sa kupunan nga po ng Farm Fresh. Well guys, nakita naman natin first set, mainit na mainit ang laban. Panalo o lamang nga po sa early ng set 1 ang kupunan ng Farm Fresh, to nakita naman natin, no, kinukuha, kinakapapan ng CCS ang kanilang momentum hanggang sa magtuloy-tuloy ang chemistry sa loob ng team. At nakita nyo talagang nakahabol o talaga naghahabol ang CCS dito sa set 1. Pero magkagawin man, nakita naman natin yung consistency po ng kupunan ng Creamline dito sa set 1. Kaya naman natapos ang set 1, no, sa score po na 25 ang CCS, 21 naman ang kupunan ng Farm Fresh. Pagdating po ng set 2 dito, uminit ang laban. First points po nakuha ng Farm Fresh, no, at sumagot naman ang another points itong si Michelle Gumabaw ng Creamline. Nakita naman natin pagdating po dito sa second set, nagkaroon po ng mga sunod-sunod o lagi nadadali po ng mga net touch ang Creamline, which is yun yung naglilid po para umangat ang score ng kupunan ng Farm Fresh. Nakita naman natin itong si Tubo ng Farm Fresh, no, ay consistent at palalakas sa mga palo. Nahihirapan pong saluhin ito ng Creamline at nag-uwi yun or na-uwi yun sa kalamangan ng score ng Farm Fresh dito sa set 2. So nakita natin naging critical and crucial talaga bago matapos yung set 2. Pero nakuha po ng kupunan ng Farm Fresh ang pagkapanalo sa set 2, which is natapos ang score, no, sa set 2 sa score nga po na 21 ng CCS, 25 naman ang kupunan ng Farm Fresh. Pagdating nga po ng set 3 ay dito na uminit ang kupunan ng Creamline at hindi na nga po nila pinagbigyan pa ang Farm Fresh, no. Nakuha na kasi o mandar na ang matinding momentum at ang chemistry ng Creamline Cool Smashers. So hindi na nga nakahabol ang kupunan ng Farm Fresh pagdating ng set 3 at di na, no mercy na, hindi na pinagbigyan ng CCS. So natapos ang set 3, no, sa score nga po na 25 ang Creamline, 20 naman ang kupunan ng Farm Fresh. Pero ito po yung matindi sa set 4, no, ay akala natin dito makakahabol, mananalo po ang kupunan ng Farm Fresh para mauwi pa sa set 5 ang laban. Pero tila nakuha na ng Creamline ang strategy o ang kahinaan po ng kupunan ng Farm Fresh para matalo nila ito sa set 4. Napakatindi, very crucial, very intense talaga yung naging laban. Magaling din po at maganda ang pinapakita ng Farm Fresh, no, at nakita naman natin nahirapan po ang Creamline. Do alam naman natin may mga adjustment ngayon sa CCS dahil wala nga po itong si Gia, si Seth Domingo at si Aliza Valdez naman nire-reserve, hindi masyadong pinaglalaro kaya naman nagkakapaan pa at kinukuha pa ng CCS ang kanilang panibagong momentum or chemistry sa loob ng team. So congratulations po sa ating kupunan na Creamline Cool Smashers dahil pinakita po nila ang kanilang best para madepensa na patunayan na sila ang defending champion ngayong PBL All Filipino Conference. Maraming salamat po.